Yo, what's up mo sila? This is Boss Amo once again. At syempre, welcome sa panibagong video ngayon. So mga Boss Amo, ito po yung sinasabi ko po sa inyo na pagka once hindi ako matanggap sa KYC o hindi ako makapag-KYC sa Pi Network, hindi po ako maka-upload ulit ng video regarding sa Pi. And then, kagahapon, kagabi, nangyari po ang lahat ng yun. Kaya naggawa na naman ako ng content regarding sa Pi Network. So kung interesado ka panoorin ito mga Boss Amo, igaguide ko kayo para magkakaroon din kayo ng advance na idea kung paano gawin yung KYC ng Pi Network. Panoorin niyo po ito hanggang dulo. Let's go! So ayan na nga mga Boss Amo, no, sabi ko nga sa inyo dati, anong nakarapas-pas video ko na hindi talaga maglalabas ng video regarding sa Pi Network kasi sobrang controversy, ang daming bash, ang daming ano. So eto ngayon mga Boss Amo, verified na ako sa, pass na ako sa KYC ng Pi Network and then verified na din po ako. So ang gagawin ko is magiging validator. So next update natin mga Boss Amo is paano naman magiging validator kung sakaling matanggap kayo as a validator, nakapasa kayo sa KYC. So ito mga Boss Amo, igaguide ko kayo kung paano ba mag-KYC. So ito, based on my experience na to kagahapon, kasi habang nagka-break time ako, habang nasa trabaho ako, binuksan ko yung Pi ko kasi natapos yung mining ko, and then it pops, boom! Nakita ko kagad na I am eligible for KYC verifications. 15 minutes lang binigay na sa akin, kaya takbo-takbo ako mga Boss Amo. Hindi ko na tinapos yung pag-break ko kasi kailangan ko ng ID nandun sa bag ko. So ito na nga. So as you can see, makikita mo dyan sa screen ko, ito, yan po yung bumulaga sa akin kagahapon. Mga alas 8 na po yan ng gabi kasi nag-end na po yung one. Sabi niya, due to my high demand, your KYC slot is guaranteed for next 15 minutes only. So 15 minutes lang ang kailangan natin gawin para ma-verify yung KYC natin mga bossing, no? So, dito, you need to start the process within 15 minutes to take advantage of this slot before the slot is given to someone else. Ayan. Basta once may Pi na mag-verification sa inyo mga Boss Amo, birahin nyo na agad yung KYC verification pala. Birahin nyo na agad kasi 15 minutes lang po yung interval niyan mga Boss Amo. So, next dyan is, sabi niya, open your Pi browser mga bossing. So, nag-open kaagad ako ng Pi browser. Di ko na talaga pinalampas pa yung pagkakataon. So, nag-open ako ng Pi browser. So, kinlik ko kagad yung KYC.py mga bossing. And yun nga, habang naglo-loading siya, nakita ko na kagad yung senyales. Nakita ko yung kamayang handshake na ganun. Handshake mga bossing. So, sabi niya, welcome to Pi KYC Solutions. So, ayun. Here you will be validated your identity to ensure the integrity of the Pi Network. So, dyan mga bossing, disclaimer sa Pi Network ha. Disclaimer sa Pi Network kasi, ito, this is my opinion. This is my, So, kung may mga... Kung against man ito sa video nyo, kasi gaguide ko lang din yung ibang mga user natin ng Pi, kung okay lang po sana sa inyo. So kung against kayo, pwede na namang sabihan ako para i-delete ko tong video na to. So kung nakakatulong ito sa community natin as a pioneer of a Pi Network, so ayun, guarantee nyo na lang yung video ko na to. So yun lang yung disclaimer ko dito sa video natin, no? So ngayon mga bossing, makikita nyo dyan kung may mga status na ganyan, sinasabi enter the country your personal ID to start. So dito natin mga Boss Amo, sa pamamagitan ng tulong ko, makikita nyo kagad kung ano yung magiging available, ano yung pwede na mga ID na gagamitin dito sa KYC natin sa Pi Network. So dito i-input mo lang yung territory o kaya yung kung saan bansa ka, hanapin mo dyan. So pag type mo ng Philippines, makikita mo kagad Philippines. So pagkatapos nyan mga bossing, Philippines yung pinili ko, tapos magbabak nyan dyan ng sabaw may bandang baba kung ano yung klaseng ID. Pag kinlik nyan mga bossing, ang daming choices makikita nyo dyan. Tingnan mo naman, merong driver's license, national ID card, kung meron ka na nun, pwede na yon. Passport, PRC ID, SSS ID, UMID ID, postal ID, o kaya PhilHealth ID. So ngayon, kadami. Ang dami pala mga bossing. Yung in-expect natin dati na parang wala, ano kaya yung KYC, passport lang ba o driver's license, no? Hindi natin in-expect na ganito pala kadami na parang ibigay ni Pi Network sa atin. So mamili lang kayo diyan. So kung ano yung available ID na ni meron kayo. So sa akin mga bossing, pinili ko UMID kasi meron akong UMID. So ayun. Okay na, pagkatapos diyan mga Boss Amo, pag nakapili na kayo ng ID na gagamitin niyo, check niyo lang yung kuan niyo diyan, mga
yung mga parang boxes dyan, I consider to allow social chain to collect and process certain personal information, including sensitive personal information, including for know your client, or KYC or verification purposes. Check nyo yan. I am 18 years old, older. I am agreed to pay. Magbabayad kayo ng pay every time na magbabalidate kayo. So, yun lang, mga boss amo. Check nyo yan lahat yan. So, meron siyang parang kwa dyan. Data collection consists of personal information. Ayan, babasahin nyo na lang din. Tapos, click nyo. Agree. Okay? So, ayan lang, mga boss amo. Pag nakita nyo na yan, ganyan dyan, click nyo lang yung let's go. So, pagkatapos ng let's go, meron siya parang orientation kaunti. What will you need? So, within 5 minutes, estimated 5 minutes. So, ID photo. Okay? Tapos, what will you need again? Type of information. What will you need? Identity confirmation. And then, what you need? Identity confirmation. No? And then, what you need again is ang payment para sa pay. So, mag-text ka dyan, mga boss amo. Next mo lang. So, una is yung sabi nga niya, photo. So, mag-take picture ka po dyan doon sa ID mo. ID photo po yan. Mag-take picture ka po sa ID nyo. Pwede po dyan, diretso na po kayo mag-take picture din dyan sa cellphone nyo. Pero mas maganda, mga boss, kung napanood nyo na tong video na to, yung video ko na to, mag-picture na kayo ngayon sa ID na gagamitin nyo, likod at harap. Yun. At saka, huwag na kayo mag-picture sa inyo kasi yung verification sa mukha nyo, mga bossing, is kwan yan, live. Kumbaga, may papagawa siya na smile ka ganon, ganyan. Meron siya papagawa sa inyo, mga bossing. So, ang pinaka-importante dito is yung harap ng picture na gagamitin nyo at saka yung likod. So, after nyan, mga boss amo, i-click nyo lang po yung I am ready, tapos click nyo po yung allow. Tapos dyan, sinasabi niya yan, add front photo. So, yun nga sinasabi ko. So, upload nyo po kung nakapagkuha na kayo, mga boss amo, nakapag-picture na kayo, piliin nyo lang po yung photo na, ano nyo, add from photo, sa files nyo, hanapin nyo, ganun, tapos hanapin nyo po yung front photo nyo. And then, sa next naman is add back photo. So, ayun, pagkatapos nyo, add back photo, makikita nyo yan, parang may review pa yan, kung tama ba yung mga pinapasa mong ID. So, ayun lang, pagkatapos nyan, i-click mo lang po yung next step sa may bandang baba yan. So, pagkatapos nyan, mga boss amo, yung information naman, permission identity, kung magmamatch ba siya sa ID mo, at ito yung information na bibigay mo sa kanila. So, sabi dito, please enter your data in the same language that your ID is written in. So, example, if you use an ID completely written in Korea, you should fill your name as name in Korea in Korean as well. So, kung hindi, okay lang. So, dito, meron dyan makikita, given name, first name mo, pangalan mo, last name, apelyido mo, yung gender mo, yung birth date mo. So, meron dito address, line 1 and line 2. Sa line 1 and line 2, ha. So, sa line 1, street name at saka building number, kung ano yung pangalan ng yung bahay nyo, kung yung number ng bahay, kunwari, 11110, o kaya, ano, tapos yung una is, yung street name, kunwari, Senior San Vicente, ganyan, tapos 001, yung number ng bahay mo. Tapos sa line 2 naman, mga boss amo, asa na yun? Yung line, building number pala yun, okay. So, sa line 2 naman, mga boss amo, ito yung address line ng, pero optional naman yan, mga boss amo, kung nasa inyo naman po yan, kung lagyan nyo yung room o ano-ano pa yan dyan. So, next naman, mga boss amo, is itong city. So, ako, nasa Paranaque ako, Paranaque City. Tapos, state or provinces, lagay nyo na lang Metro Manila. So, yun naman ang pinaka-kwan talaga. So, Metro Manila yung ilalagay nyo dyan. So, postal code ng Paranaque is nilagay ko 1700. Matik na yan, makikita na kayang kaagad. Hindi kasi specific yan. Pagka sinabing Paranaque, yan po yung postal code niya, 1700. Tapos, kung sasabihin mo naman, Barangay Baclaran o Bali 1, Bali 2, may mga specific na yan siya ng postal code. Pero kung yung overall niya talaga, pag sinabi mo Paranaque, 1700 yan. So, country of residences, ayan, Philippines. Tapos, document ID number. So, yung ano yung number ng ID, kung may mga dash yan, mga boss amo, wag nyo nang lagyan nyo din ng dash. Kunwari, 001-9994 dash, ganyan. Lagyan nyo din ng dash. So, after nyan, click nyo po yung next step. Next step. So, uploading your data, don't leave the app. So, yun, pag-atayin nyo lang, mga boss amo. And make sure lang, mga boss amo, hindi naman siya required na maganda yung mataas yung data o ano. Basta wag lang mawala ng data. Ganun lang nga. Wag lang kayong mawala ng connection sa internet. So, pagkatapos yan, mga boss amo, pay KYC, ito na naman yung liveness, yung sinasabi ko. Diba dati, nung una, ID, and then identity information, tapos ngayon yung mukha. So, dito, pinapagawa niya dito sa akin, dito, makikita mo yan, ang pogi-pogi ko. Taking picture, live po yan, mga boss amo. Ganyan, tingin ka sa camera. Pagkatapos yung tingin sa camera, i-click mo yung, pag nag-check na yung photo taken, nag-check na yung ganyan, i-click mo po yung record. So, dyan, ngingiti ka ng gano'n, ngingiti ka, tapos,
Pagkatapos niyan, i-check na niya yung data mo, tapos sabi niya, don't leave, ganyan. After niyan, mga boss amo, papakita niya yan yung application na i-review mo kung tama ba yan lahat. Pwede mo siyang i-edit, pwede mo siyang gawing ganyan-ganyan, i-edit mo siya. Pagkatapos niyan, mga boss amo, kung tama naman lahat, so i-click mo yung next. So pagkatapos niyan, meron dyan, makikita mo, you will be charged once your pie is transferred to mainnet. So submit and pay. So ito yan, mga boss amo, so submit and pay, magbabayad daw tayo pag once na tinansfer na natin yung pay natin into one pay. You will be charged one pay once your pay is transferred. One pay lang, ang dami nyo na naipon dyan, huwag kayo mag-alala. So, click on submit and pay lang, mga bossing. So, pagkatapos nyan, submit application. Submitting is irreversible. So, ibig sabihin, hindi na yan mababago. Make sure all the data you provide is valid as you will not be able to make corrections afterward, sabi nga niya. So, takin, tama naman lahat. So, mga bossing, may review naman yan siya kung paano ano yun, di ba? Pina-review niya sa ulit kung tama ba lahat, pwede edit. So, kung mag-click kayo ng yes, dapat siguraduhin nyo na tama lahat ng information na binigay nyo dyan. So, in-input nyo dyan. So, pagka naging tama naman, click nyo lang po yung data is accurate. So, after nyan, mga boss, amo, babatiin ka niya kaagad kahit hindi ka pa kapasa. Kahit under review ka pa, sasabi niya, congratulations, your application has been submitted. So, sinadmit na. So, thank you for submitting your KYC application. We'll be notified about the status of your application very soon. Yan. Basahin na lang din. Tama na ako magbasa. So, pwede siya si status. Tingnan mo yung status niya. So, under sa KYC, PyKYC, makikita, welcome back. Here you can track your KYC application status. So, under review ako. So, yun yun mga boss amo. Pag under review. So, alas 8 ako nag-KYC. Pagka-out ko mga boss amo, mga 10:30 ba yun? Mga 10:30. Ayun. Ang nakita ko, sobrang tuwa ko kasi natanggap ako sa KYC, mga bossing. Ayun, ilang oras lang. So, shout out sa kung sino man yung nag-validate sa akin, nag-validate sa data ko. May premium ka sa akin. Balang araw, mag-comment ka dyan kung isa ka sa nag-validate sa akin. Mag-comment ka sa video na to. May premium ako sa iyo balang araw. Premiumhan kita kung sino yung nag-validate sa akin dito, mga bossing. So, dito sa may bandang baba, makikita mo, become a validator. Mga bossing, paalala ko lang sa iyo. At sana makipag-cooperate kayo kasi 35 million po sa buong mundo ang gumagamit ng Pi Network. So it's a big impact po dito sa blockchain natin, mga bossing. No, napakalaking impact nito. Pag once verified po kayo, paalala ko lang sa inyo at nagkikiusap po ko sa inyo, pag once verified po kayo sa KYC at nakapasa kayo, please lang do help others to become a validator. So magiging malaking tulong po yan kung nag-ano kayo ng validator. Kasi pag once validator, mga bossing, magbabalidate ka po ng dalawang tao o tatlong tao sa isang araw. Malaking tulong na po yan, mga boss amo. Tsaka huwag kang mag-alala kasi babayaran naman kayo ni Pai kung nagiging validator kayo. So please, kung pumasa ka sa KYC, magpaka-validator ka and then i-validate mo rin yun. Kasi yan yung paraan para makatulong ka sa iba, mga bossing. I-check mo lang yung mga data na pinapasa niya, mga bossing. Tapos pagka once makita mo na parang okay naman, goods naman lahat ng pinasa, itanggapin nyo na, huwag nyo ng ano para makatulong tayo sa iba. And then yung iba naman na magkapasa sa KYC, magiging validator din kayo. Araw-araw magbabalidate kayo. Isa hanggang dalawang tao, malaking tulong ngayon kasi 35 million na po sa buong mundo ang pioneers ng Pi Network. Ganyan po kalaki, ganyan po ka big impact yung Pi Network sa global changing pag naglipat to sa blockchain, mga bossing. So abang-abangan natin yan, mga boss aming, boss amo. So yun lang, mga boss amo. Sa susunod ko na update kung paano naman magiging validator. So, i-ano ko na sa inyo. Habang hindi pa nakapasa sa KYC, makapag-prepare na kayo. It is an information na, ito na pala yung gagawin ko. Ganito, ganyan pala yung gagawin ko. So, yun lang mga boss amo. Had a good vibes, peace vibes kasi may pasok ako. This is boss amo once again. Peace out.